did you praise the Lord? Yahweh. Are you ready, Church of God Angono? Amen! Sige, isang malakas magpalakpak para sa ating Panginoong buhay. Pwede mo bang kausapin katabi mo ngayon, umaga? Sabihin mo, kapatid! Masaya ako! Dahil nandito ka ngayon. At kapatid! Ngayong umaga! Sabay-sabay tayo magpupuri sa ating Panginoong buhay. Amen! Hallelujah! Sige kapatid, feel the presence of our Lord. Woo! Come on, church! For all the times you stood by me, for all the days you cared for me, you introduced me to myself. Now I can do great things in your name. You turn my sorrow into joy. You let your light shine on me. Your love changes everything. Your amazing grace took all my shame. You didn't give up, you didn't give up on me. Pwede mo ba indahin yung katawan na yung kapatid? Praise and thanksgiving to the Lord. Oh, oh, oh. Hey! Hallelujah! Come on, church! You pick me up when I feel down. From the pit of my iniquities, you give me faith so I can live, and strength that no one else can give. I thank you, Lord, for loving me. Every day is a victory. You gave rest to calm my worries. I have peace, now I am free. You didn't give up, you didn't give up on me. You never left my side when I felt lonely. You gave me hope, you gave your all for me. Now hear my singing, praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving. Let's sing praise and thanksgiving to the Lord. Come on, church! Praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving. Thank you, Lord, for all you've done. Whoa, whoa, whoa. Pwede mo ba itaas yung kamay na yung kapatid? Whoa! 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 You didn't give up, you didn't give up on me. You never left my side when I felt lonely. You gave me hope, you gave your all for me. Now hear my singing. Hear my singing. Hear
Pwede ba natin sabay-sabay na sayawin to, kapatid? Praise and thanksgiving. Come on, church. Praise and thanksgiving. One, two, three. Praise and thanksgiving. Come on, church. Praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving. Misa pa, church. Praise and thanksgiving. Woo! Praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving. Thank you, Lord. Whoa, oh, oh. Praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving. Thank you, Lord, for all you've done. Come on, let's declare this. No walls, no fear.
declare your goodness and mercy. Come on, church. I will go beyond the mountains and beyond the farthest distance I can be. I would tell the world how much you love me. I will go beyond the highest praise for the things you've done are priceless. I will go beyond my capacity. Come on! To tell the world of all you've done for me. I will go beyond the mountain, beyond the farthest distance I can be. I will tell the world how much you love me. I will go beyond the highest praise for the things you've done. Yes, oh God, to tell the world of all you've done for me. We will praise. Of a God. Ooh, oh, ooh, oh, Yahweh. Come on, it's a Yahweh. Yahweh's here. Yahweh. Yahweh. Want to praise you for all the things you've done for us. You've shed your blood to take away all our sins and shame. To you all, to you be all the glory. Come alive! Yes, Lord! Yahweh.
natin. Pwede ba may kasama ng dugya, mga kapatid? Come on! Yahweh! Tapos na po. Amen. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Yes, oh God. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig, at sa pribileyo, Panginoon, na iyong binigay sa amin, Panginoon, na mapapurihan ka, mapasalamatan ka dahil sa iyong ginawa. Hallelujah. Sige. Bago tayo pong magpatuloy sa ating pagpupuri sa ating Panginoon, kapatid, alam ba natin kung bakit ikaw nakatayo dyan ngayon? Sige, kausapin mo yung katabi mo. Yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, alam mo ba kung bakit ka nandito ngayon? Kasi may pera ako, nakapunta ako rito. Ay, pamasahe, binigay sa akin kaya nakapunta rito. May nagtulak sa akin. Kaya ako narito. Pero kapatid, bakit ka ginising ng Panginoon? Alam mo ba na ang pagising mo, kapatid, ang pagising natin, yan ay galing sa Panginoon. Dahil yan ay blessing. Sabi mo nga, kapatid, every gising is a blessing. Isa ba, kapatid? Every gising is a blessing. Mga kapatid, this is a blessing for our God na marapat lang na ibigay natin, ibalik sa natin sa Kanya lahat ng papuri at pasasalamat. Amen? We are made to glorify and worship our King of Kings and Lord of Lords. Amen po ba? Hallelujah. Ang sabi po dyan, worthy are you, our Lord and our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and because of your will, they existed and were created. Ayon po yan sa Revelation 4:11, kapatid. Mapalad tayo dahil tayo yung mga tinawag ng Panginoon para papurihan siya. Kapatid, napakaraming tao sa buong mundo. Hindi natin kayang bilangin with our own minds. Pero, kapatid, bakit ka nandyan ngayon? Isa ka sa pinili ng Panginoon para papurihan siya. Amen? It's a privilege, kapatid. Embrace it, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. I abandon every distraction. My attention was set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection was set on you. I was made to worship. I was made for your embrace. Hallelujah. I was made to worship. I was made to bless your name.
was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Yes, Lord, we are made to worship you, God. Salamat pa ngayon sa buhay na to, Diyos. Misa pa, kapatid. Captivated by your goodness, overwhelmed by your majesty, swept away in your holy presence, giving over all of me. We are made to worship. I was made to worship. I was made for your embrace. Kapatid, let's feel the presence of our Lord. I was made to worship. I was made to bless your name. Yes, we will shout. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Church, my heart and flesh, let's cry out to Jesus. Worship our King. Let's worship our King. Come on. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. God, I was made to worship. I was made to bless your name. Yes, Lord.
is so kind. Your love will satisfy us, oh God. Your presence, oh God. Every hour. Your glory, Lord. Show me your glory. Show us your glory, Lord. Show me your glory. Come on, church. Show us your glory, Lord. Live our liver, boy. Lord, we run to you. Lord, we run. Hallelujah. Into your loving arms. We are safe and secure with your presence, oh God. Secure in your love. No one will ever will find us. Come on, church. We're out. We're out. Live me. Sounded, leave me a sound, leave me a bit. Show us the glory. Yes, oh God, let heaven. We're waiting, we're waiting with worship, we're waiting with praise for the almighty presence of God to
Declare that He's good. Praise Him with worship. Declare that He's loving God. Declare that He's a caring God, kapatid. No matter what happens sa iyo, kapatid, nandiyan ang Panginoon to comfort us, to satisfy our needs. In His presence, we find comfort, kapatid. Sige, kapatid, itaas mo yung kamay na yan. Declaring, you surrender all to Jesus. Hallelujah! Spirit born, open up heaven's door. Open up the heavens, oh God. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. We're safe and secure in Your love. You're the only love that satisfies me. Leave it sounding, sounding. Leave me amazed. Show us Your glory. Let heaven be. We're waiting with worship, we're waiting with prayer for the almighty presence of God to be found. Lift me a sounding, lift me a sounding, lift me a bed. Show us Your glory, let heaven invade. We're waiting with worship, we're waiting with prayer. Come on, feel the presence of our God. Lift me a sounding, lift me a praise. Show us Your glory, let heaven. Yes, oh God. We're waiting with worship, we're waiting with praise for the almighty presence of God to satisfies us, oh God. We need Your presence. We need Your comfort, oh God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. This is the first time that I will get the text from Revelation. We will visit the book of Revelation. Actually, chapter 2 and chapter 3 of Revelation, it talks about the seven churches. Okay? So, ang kausap dito ng Panginoon ay mga church. Okay? Mga iglesia. Okay, when you say church, God is not talking on the building. Okay? So, maliwanag po, ha? Ang kinakausap dito ng Panginoon na sinasabi doon, pag ang isang tao na tumanggap sa Panginoon at merong Diyos sa puso niya, the Bible considered you as the true church. Amen po ba? So tayo tunay daw na church. Ngayon, bibisitahin natin ang Revelation sa chapter 3. Okay, which talks about, hindi ko po tatalakayin sa inyo yung seven churches, but the last church, which is the Laodicean church. Okay, the Laodicean church is considered as the last days church. Bakit kayang tinawag na ang Laodicean church ay ang last day church? Okay, so pakikita po natin dito sa ating pag-aaral. Okay, so pag-aaralan po natin, ito po yung sa Revelation 3:15. I know everything you have done and you are not cold or hot. Okay, ito po ay naka-address sa church ng Laodicea. Ito po pinapasabi ng Panginoon. I wish you were either one or the other. Sabi niya,
Okay ka naman eh. Alam ko lahat ng ginagawa mo eh. Alam ko kung anong meron ka sa buhay mo eh. Kaya lang may problema sa'yo eh. Ito problema. Malamig ka. Hindi ka malamig. Hindi ka mainit. So anong ibig sabihin nun? But since you are lukewarm, kung hindi malamig, hindi mainit, ibig sabihin nun ay siya ay maligamgam or lukewarm. And neither cold nor hot, at dahil ikaw ay lukewarm o maligamgam, I will spit you out. Now, anong ibig sabihin ng spit you out? Yung lukewarm po dito, ibig sabihin nun, maligamgam o mahirap tikman o di maintindihan. Now, sino po dito mahilig magkape? Mga barako kids. Okay. Okay. Sabi nila, the pleasure of drinking coffee, na nagkaroon ka ng pressure because you want to feel warm. That's the first thing, na reason. Pero ngayon, kasi naiba na, gusto na nila cold coffee na. Di ba? May mga ice cold coffee na ngayon. Pero sabi ng Panginoon, pero at least, pag may ice, tiyak-tiyak malamig yun. Pero kung mainit, tiyak mainit. Siyempre, pag ikaw, pag sinabing lukewarm kasi, bawa, pag nagkape ka, yung umuusok-usok pa, hindi mo pa kayang inumin niya, siyempre, mapapasok ka. Medyo palalamigin mo ng konti eh. Siguro mga 2 minutes, di ba? Pag kaya-kaya mo na, pero at least nandun pa yung init. It will be give warm to your body. So, iinumin mo yun. Pero yung kape na binabad mo at iniwan mo ng 30 minutes, ewan ko lang kung mainom mo pa yun. Di ba? So, sabi dito, ano yung maligamgam? Kasi pag ikaw nagtimpla ng kape at maligamgam ang tubig, parang ayaw. Ito yung tubig na hindi makakatunaw na ng kape. Alam ba yun? Alam minsan, pag nandito ang mga workers, diba, pag tayo nagkakapihan, pag naubusan ka na mainit, nakalutang na yung coffee ko mo kasi din natunaw. Ano gagawin mo? You just throw it. Tatapon mo na lang. Sayang. Manginayang ka. Sayang. Hindi natunaw eh. Alam mo, inumin mo kape lang. Alam mo, inumin mo tubig lang, tapos kasunod na yung kape, tapos kishake mo na lang. Sana pwede yun, di ba? Kaya lang hindi pwede. Kaya nga sabi ng Panginoon, maligamgam ka kasi. Sabi niya ganun. Ngayon, when you say spit you out, in a Greek word, kung idadigest natin yung salitang spit na yan, malalim pong kahulugan yan. Sa ibang version ata, I don't know if it is in King James Version, hindi spit na word ang ginamit. Ito ay vomit. Isusuka. Wow. Minsan biruan natin, di ba? Ano ba yan? Mukha pa lang, naduduwal na. Anong klaseng mukha yun pag nagsalita ka ng ganon? Eh, di ba? So, ibig sabihin nun, bakit itong Laodicea na ito, bakit dumating sa punto na siya ay naging lukewarm at to the point na hindi na siya tatanggapin ng Panginoon? Okay, maganda po ang pag-aaral natin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo akong iistorbohin, ha? Kasi nakatingin na agad kayo sa akin na gano'n eh. Parang sama na ng tingin niyo sa akin eh. Huwag kayo maglala, susunod ko na. Okay, huwag kayo maglala, itutuloy ko to. Hindi ko kayo bibitinin. Okay, so bakit nga naman sinabi ng Panginoon na lukewarm ka? Okay, tinan natin ha. The Church of Laodicea, sabi niya, ito sinasabi mo, ito pinagmamalaki mo sa akin, sabi ng Panginoon. So verse 17, you say, I am rich. I have everything I want. I don't need a thing. And you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. Sinasabi mo na mayaman ka at meron ka ng lahat ng bagay na kailangan mo. Pero hindi mo alam, kahabag-habag ka na pala. Di ba? Mahirap ka na pala. Bulag ka na pala at hubad ka na pala. Dumating siya sa punto na ganyan, kaya nga sabi ng Panginoon, kaya lang, oh, sinasabi mo, meron ka lahat, pero hindi mo alam ang tunay na kalalagayan mo. Now, marami po minsan na misinterpret at misquoted itong Revelations 3. Lalo na po, meron pang isang verse doon sa dulo na akala natin, it talks about salvation, o di ba? Pero pag-aralan po natin ayon sa konteksto. Ito po ang ituturo ko sa inyo. Okay, so bakit dumating na rin pagiging lukewarm? Okay, last day's church ang Laodicea. Totoo kaya ito? Sabi doon, ito daw yung sa mga huling araw. So when you say church, tayo. So yung chapter 3 na ito, itong letter na ito sa Laodicea, it talks about us. Kung ano ang kalalagayan ng ating mga puso sa ating Panginoon.
Kasi wala tayong maililihim sa Panginoon. Tama po ba? So, ibig sabihin dito about unbeliever, kasi Laodicean Church. Sabi ko sa inyo, yung church, yung may puso, may peso sa Panginoon, na sa kanyang puso at sa kanyang buhay, ito yung consider na church. So, it talks about the situation of our hearts. Mga kapatid, mainit pa ba tayo o malamig? Are we still on fire? Salamat sa isa. Naway makahawa. Okay. Ang sabi kasi dito sa 2 Timothy 3:1-2, kinuha ko na po sa Tagalog, dapat mong malaman na sa mga huling araw, last days, ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, lalo mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Ito daw sinasabi, that last days church, ito daw yung magiging mga last days, mga Kristiyano sa huling araw. Tignan natin kung makikita yan sa ating pag-aaralan ngayon. Okay, so pag-aaralan muna natin, just to give you an information, at makinig kayo mabuti, ni-research ko to ha, pinaghirapan ko to. Okay. Ang Laodicea kasi, okay, literally and physically, they are famous in three things. Una, sa gold. Meron kasi silang minahan. At ang reserve nila, matindi. And don't you know that first banking happened in Laodicea? The first century philosopher and statesman na si Cicero, siya daw ay unang tao na nag-cash in ng letter of credit sa Laodicea. So the first banking system started in Laodicea. Okay? So, ibig sabihin, mayaman siya. At alam niyo ba, sa dami nila na reserve na ginto, in 60 AD, nagkaroon ng nasty earthquake. Doon, tinamaan ng husto ang Laodicea. Talagang guho. Nagpaabot ng tulong. Sabi ng Roman Empire, may ayuda kami sa inyo. Ah, hindi namin kailangan ng ayuda. Hindi. Mayaman kami. We have enough cash flow of reserves. Marami kaming ginto. Kaya namin itayo muli ang aming syudad dahil mayaman kami. Sana ganun tayo, no? Pag may, tulungan kita, mayaman ako, wag ako. Please lang, wag, tago mo na. Gusto ko sana mangyari. Sana all, di ba? Mapapasana all ke. Kasi ito yung Laodicea, pero mo ngayon tayo, pag may ano, di ba, lalo pandemic, alas 4 pa lang, alauna mo na madaling araw, nakapila na for the ayuda. 2 kilong bigas lang yun, ha? Pero ito, pambihira, Roman Empire, hindi, tutulungan namin kayo. Ano. Kaya namin. Makakatayo kami agad. Mayaman kami. O, di ba? So, they are famous in gold. Pangalawa, medicines, especially for eyes. Alam niyo ba yung ophthalmology, diyan din nagsimula. At pagdating sa mga breakthrough about medicine, especially for the eyes, nangunguna diyan ang Laodicea during their time. Kalain ninyo? Di ba, pag may mga nakaka-breakthrough sa medicine, grabe tong bansang ito, grabe yung technology, sobrang advanced sila. Maraming matatalinong tao dito para makadiscovery sila ng mga gamot, especially sa mata. Diyan, nagsimula yan sa Laodicea. Oh, di ba? And pagdating sa garments, they were also famous in garments. Okay, kasi wala pa nun ang taytay. Sana kung may taytay na, di ba? Ngayon, taytay na. Kaya nung araw. At karamihan no, na ginagamit na garments ay wools. And mostly, during that time, ang famous na wool lang ay white wool. Pero mind you, the Laodicean, they have black and white. Anong ibig sabihin nun? They can create more colors for the wool. So, ang kuhanan ng tela nun, sa Laodicea. O, pambihira. Tapos na po tayo. Dami nyo nang alam eh. Okay. Teka lang. Okay, di ba? And mind you, bakit sila sinasabi ng Panginoon, may kulang sa iyo eh, bagamat meron sa niya, meron po talagang kulang sa kanila. Alam niyo po ito, literally, anong kulang sa kanila? Tubig. Walang tubig. Alam mo yun, yung parang may sabon at shampoo ka, pero walang tubig. Alam mo yun? Yung alam mo yun, may rep sila, pero walang tubig. Kaya pasalamat ka kapatid. Nasabi mo, ano ba yan? Rep namin, puro tubig. Pasalamat ka, may tubig ka. Di ba? Sila wala talaga. At alam niyo ba, dahil self-sufficient sila, dahil wealthy sila, alam mo nang kumuha sila ng tubig sa mga kapitbahay nilang mga syudad.
Una, sa bandang taas nila, nandun ang Hierapolis. Okay? At sa baba naman, nandiyan ang Colossae. Familiar ba sa inyo ang Colossae? Okay, Book of Thessalonians. Colossians. Okay. So, yung Colossians, yun yung mga tao na nakatira sa Colossae. So the place is Colossae. Okay? Magkaintindihan tayo. Colossians, yung mga tao yun. Okay? Parang Pilipinas, Pilipino. Yan. Okay? So sa Hierapolis, they are famous. Okay? Famous sila sa hot spring, pambihira. Katumbas pala ito ng pansol sa Laguna. Na alam mo yun, pag nag-dive ka, paglabas mo, umuusok ka na. Yeah. Diyan sila famous. At yun namang Colossae, they are famous with the cold mountain water. Literally yan, ha? Dahil nga sa maiwala silang tubig at mayaman sila, naglagay sila ng duct. Tama po ba yun? D-O-C-T. D-U-C-T, duct. Yung parang tubo para yung mga tubig na hot spring at yung cold water pumasok sa kanila. Natural, hot and cold, naging lukewarm sila, literally. Okay? So, ito na ha. Nakukuha nyo na siguro. Nagigets nyo na kung anong ibig ko sabihin. Okay, so ngayon, lukewarm. Ang ibig sabihin nito, yes, literally, ang Laodicea, lukewarm, pero spiritually, itong ibig sabihin ng lukewarm. When you stop caring most about what matters most. Mga kapatid, alam niyo ba yung may dumating sa inyo nung kayo bagong Kristiyano? Na parang sabik na sabik kaya pumunta ng church. Yung parang ito yung ano, kaya yung talaga hindi kompleto ang araw ninyo, ang sanligo ninyo pag hindi kayo nakapag-church. Alam niyo yun, na Sabado pa lang, inahanda mo na yung ano, yung damit mo, paplansyahin mo na. Pero ngayon, kung kailan ka aalis, mag-alas 12 na, 8:50 na, tsaka ka palang kukuha ng damit, paplansyahin, awit sa'yo. Diba? Kala nyo, kayo lang marunong mag-awit, na awit sa inyo. Nagulat kayo, no? Hindi ba? Meron pa kami sa nagsabi sa akin, alam mo, pastora, sobra excited ko, Miyerkules pa lang, nakahangir na yung mga damit namin, pansimba. O ngayon. 8:30 na, mamaya na, mamaya na, ano, konti pa tao doon sa church, gisingin ako. Gumising ka na, ano, mamaya na nga. Gumising ka, ikaw magpipreach. alam niyo, di ba nung bago mo Christian ka talaga, na-enjoy ka, darating kaya si kapatid na gano'n, na-enjoy ka, maka-fellowship. Ano kaya yung kakantay natin ngayon? Wow, di ba na talaga mapalakpak ka dahil talagang gustong-gusto mong i-worship si Lord. Pero dumadating ang time na ginagawa mo sa loob ng church, it's because of the notion and motion. Ano ibig sabihin nun? Pumapalakpak ka lang dahil pumalakpak ang katabi mo. Nahihiya ka pag hindi ka pumalakpak. Tumatawa ka na lang dahil tumatawa yung katabi mo pero hindi mo naintindihan. Ano daw? Ganon. Ayan. Ay, di mo naintindihan. So, ibig sabihin, notion and motion na lang. Pero iba yon na dati, nung una, pumapalakpak ka, may kasamang tulo ng luha. May kasama pang sigaw na hallelujah. Kasi alam mo, yung salitang yon para sa'yo yon, binigay sa'yo ng Panginoon yon. Amen. So, ito na yon. Sinasabi ng Panginoon, kapatid, ganun pa rin pa ba ang estado natin? O katulad na sinabi ko, yung sabi nagiging lukewarm na lang na kamisa nakatitig ka. Alam mo, mayroong mga tao na nasa loob ng church, pero yung isip at puso wala sa church. Nakatitig lang sa akin. Nakagano lang talaga sa akin. Sabi ko, huy! Tapos iba, nagpapakit pa talaga ng mata. Yung pala, mami, untong nakagano. Pastora, nagpe-pray lang talaga ako. Okay, di ba? Okay. Ang sabi ni Adolf Hitler, kilala niya si Adolf Hitler. Sabi niya, the neutrals and the lukewarm, they will not make history. Kaya nga meron din isang manunulat na sabi, only passionate or on fire people can make the big difference in this world. Bakit tayo nagkaroon ng magagandang musika? Because of the passionate people, yung mga magaling, mga passionate na mga musikero. Tama po ba? At kung walang mga taong passionate, walang lalabas na makuhusay ng mga awitin, na kung ano-ano ngayon sa mundo. Ito ay nanggaling sa mga
puso na maapoy, mga passionate na mga tao. At sila yung nakaka-impluensya sa mundo, yung mga passionate na tao. Pero pang ikaw ay lukewarm, wala lang. Oy, meron daw bagong ano? Eh, ano ngayon? Pakialam ko dyan. Di ba? Parang wala lang. Wala ka lang pakialam sa buhay mo. Okay, pag-aralan natin. Ano ba yung signs of lukewarm Christians? Okay, para mabilis tayo ha. Okay, ano ba yung signs ng mga lukewarm Christians? Okay, spiritually. Okay, just to give you. Okay, sabi doon, obsessed with the abundant life on earth than the eternal life. Mga kapatid, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang John 3:16 sa John 10:10. Tama po ba? As sabi doon, John 3:16, that if you believe, di ba, Jesus Christ, the only begotten Son, you will not perish but have an everlasting life, eternal life. Ngayon, as sabi doon sa John 10:10, I came, ako'y naparito, para kayo bigyan ng buhay na masagana. The problem of most people today, at minsan mga Kristiyano, we are now focusing with the abundant life and not with the eternal life. Kaya ano nangyayari? More on focus, inaisang tabi na natin yung mga spiritual na mga needs natin. The more na tayo nagpo-focus sa mga needs natin physically, financially, materially. Sabi ko sa inyo nung nakaraan, God, our Heavenly Father, knows that you need all these things. The clothes, the food, the water, yung mga inumin natin. Amen po ba? Alam niya lahat yun because He is our Creator. Alam niya kung paano tayo mabubuhay. Ang problema lang, minsan isinasantabi, minsan ipinagpapalit ng maraming tao at maraming Kristiyano ngayon ang pag-attend sa church just to earn money. To have an abundant life, which is very nakakalungkot yan, saddening yan. Hindi po ba, okay lang talagang kaya nga ginagawa ng mga churches na magkakaroon ng multiple services at meron rin tayong midweek service. Why? Para walang idahilan pagharap sa Panginoon. Lord, di ako naka-attend ng Sunday. Eh, may midweek kayo ah. Ba't ikaw matin ng midweek? Tama po ba? So, pagharap natin sa Panginoon, wala ka nang maidadahilan. Okay, so ito po maraming problema ngayon. Okay, lalo na mga Christians ngayon. Nakatingin na sila sa abundant life and not with the eternal life. Tandaan po natin mga kapatid. At paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, anything, ano mga bagay na mapundar natin dito sa mundo, sa isang iglap, pwedeng mawala yan. Pero yung eternal life, that is eternal, and only God, the eternal God can give to us, dapat ito lalo ang paghalagahan natin sa ating mga buhay. Amen. Okay, pangalawa, more concerned in impressing people than living for God. Usong-uso yan sa social media. Diba? Gusto magpa-impress. Nakakalungkot lang. Pagdating sa TikTok, grabe makasayaw. Grabe makasayaw ng paro-paro G. Pero sa pag-praise kay Papa G, wala! Ano na nyan, eh? Diba? Paro-paro G. Diba? Grabe kumaka-indak. Just to get likes. At ito nakakalungkot sa maraming tao ngayon. They want to be accepted. They want to feel that they are important. That's why anything they will do just to impress people. Para sabihin lang, iba to eh. Ano pinagkaiba mo? Dalawa rin ang mata mo. Isa ilong mo. Isa bibig mo. Di ba? Nakakalungkot maraming tao ngayon. Ang dami na lumalabas ngayon. Mga iba lang. Di ba? Bubuhusan ng buong yelo yung katawan. Di ba? Tapos yung nauso nga, di ba, alam niyo yun, napahabaan, pipisilin yung ilong mo, yung pahabaan na hindi ka hinga. Yung makaisang oras, panalo. Itim ka naman. Hindi ba pag-aralan natin, ano mapapala natin? Just to get likes? Just to impress people? And we know, we Christians, we are not here to impress people. We are here to please God. Amen. Hallelujah. At alam natin, pag kontento na tayo, and sometimes dumarating yung mga kaisipan, kasi akala natin na yung importansya sa Panginoon, na hindi na tayo importante, hindi na importante sa mga tao, hindi na tayo na-appreciate,
You know, because we try to compare ourselves to others at pag tayo lagi nagkukumpara sa ibang tao, oh, sabi doon, ang comparison daw ito nagsisimula ng insecurities, di ba, ng anger, ng mga inggit. Mga kapatid, katulad na pinag-aralan natin last week, we are compared, Christians are compared to body of Christ, tayo'y katawan. At minsan, hindi lahat ng parte ng katawan ay nasa labas. Subukan ninyo, kung inilabas ni Lord ang puso natin, nandyan yan, gagano-gano. Yung kidney natin, subukan nyo ilabas. Huwag kayong tumingin dito, hindi kidney yan. Puson lang yan. Hindi nakalabas yung kidney ko. Di ba? Pero, maniwala kayo, kung ano yung mga nakatago, iyan ay may mahalagang papel sa ating katawan. Just like in the church, yung mga intercessors, alam niyo ba, napaka-importanting ministry yan. Tagong ministry yan, hindi nakikita. Pero maniwala kayo, kung bakit nakakatayo ang mga pastor dito, kung bakit nakakapag-lead ang mga worship leader, lahat at nagiging maayos ang takbo ng church, because there are somebody, there are people who prayed behind the scene. So stop comparing yourselves. Amen po ba? Lahat tayo just to impress people? No! Lahat ng ginagawa natin, lahat ng ito ay para sa Panginoon lang at siya lang dapat na tumanggap ng karangalan sa lahat ng ating ginagawa. Not ourselves. Amen. Hindi ang sarili natin. Dahil lahat ng meron tayo, talento man yan, karunungan, kalakasan man yan, lahat ng yan nanggaling sa ating Panginoon. Amen. Sige, malakas sa palakpak sa ating Panginoon. At pangatlo, sign up lukewarm Christians, misunderstood the grace of God and always make excuses. Tama po ba? Na minsan, pag nakamura ka, uy, kasala ako, Lord. Sorry. Pero ngayon, parang unti-unti na. Di ba? Yung kasalanan noon, pag kasalanan sa'yo, kasalanan. Pero ngayon, gumagawa ka na ng excuses. Sabi naman kasi sa Santiago, yung alam mong tama at hindi mo ginagawa, ano daw sabi doon? Nagkakasala ka. Masama bang mag-church? Masama ba? Pero marami. Naintindihan naman ako ni Lord eh, kasi marami na akong labada. Siguro sa susunod na linggo na lang. Di ba? Naintindihan naman ako ni Lord eh, patay na ako kuko, magpapalinis ako eh. Di ba? Yung buhok ko namamatay na, na-stress na, kailangan mag-relax. Mabuti pa yung buhok, binare-relax. Di ba? So lahat, ginagawa natin excuses kasi nga masyado natin inaano yung grace ni God. Mauunawaan naman ni Lord. Maiintindihan naman ni Lord. Now, just to give you a clear understanding about the grace of God. Alam mo, we are saved because of faith and the grace, di ba, sa biyaya. Ngayon, ang ibig sabihin nun, wala tayong ginawa para tayo ay maligtas, kundi nahabag lang sa atin ng Panginoon. Pero in return naman, di ba, because ang ating pagiging matuwid, righteous, it's not because of the good works that we done or we are doing. Yung good works na yan, naging matuwid tayo, maging tama tayo at mabuti tayo dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. We are justified and we are sanctified. So, ibig sabihin ng sanctified, we are set apart. So, ang ibig sabihin nun, you have to live in righteousness. Ingatan mo yung righteousness na pinaghirapan ni Lord doon sa krus. Kaya lang, dahil tayo ay tao, na hindi natin kayang abutin yung standard ni Lord, which is perfection, tama po ba? Nobody. As sabi sa Romans 3:10, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, wala ni isa man. Pero, mabuti na lang, nandyan lagi yung biyaya ng Diyos, na kahit hindi natin maabot yung perfection na yan, because of the grace of God, we can come to Him and ask grace from Him. Na sa ganun, matalo natin ang kasalanan sa ating mga buhay. Ang ibig sabihin nun, kailangan we have to live in righteousness. And the grace of God help us. Iyan ang tumutulong sa atin para makapamuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Kasi kung sa sarili natin, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Minsan napuprovoke ka na magalit. Pero nandiyan ang Holy Spirit. Okay, anak, bibigyan kita ng self-control. That's the grace of God. Amen po ba?
para hindi tayo makapamuhay ng maayos sa harapan ng Panginoon. So minsan, ang mga Kristiyano, maraming Kristiyano, ang ganito na. Naiintindihan naman Panginoon. Biyaya na. Wala na akong gagawin. Wala na akong effort. Alam na ni Lord yun. Naiintindihan niya na ako. Mga kapatid, kung si Lord nag-effort, ang sarap ng buhay sa langit, bumaba just to show how He loves us. Payo pa kaya hindi mag-effort? Mabuti nga ngayon, mga kapatid, may mga sasakyan na. At during nung unang panahon, yung mga early churches, walang mga sasakyan, walang Grab, wala. Walang motor, walang jeep. Naglalakad sila milya-milya just to worship the Lord. And during that time, di ba, pang Panginoong Jesus, sabi doon sa John 4, Samaritana, kami, pag kami mag-worship, kailangan umakit pa kami ng bundok. O gawin kaya natin ngayon? Ilagay natin ang ano, ilagay natin ang COG Angono sa Mount Apo. O, di ba? Basta hara, wait lang po. Nasa gitna na po kami ng bundok. Tapos pagdating doon, ingal kabayo kayo talaga. Pero this is the grace of God. Ang pinadali na ni Lord. Dahil lang yan, sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo mahirapan. Pagdating sa pagkapatawad ng kasalanan, during the Old Testament, you have to offer animal, perfect animal, para patawarin lang sa kasalanan mo. Yearly, ginagawa yun. Mabuti na lang, mabait si Lord, nakinita niya. Ay, tataas ang presyo ng baboy, tataas ang baka. Tataas ang manok, magkakaroon sila ng mga bird flu. So, hindi na gano'n ang sistema. Siya mismo, sarili niya, ako na lang. So, Jesus Christ is the Lamb of God. Minsanan lang, inalay niya ang buhay niya sa para sa lahat sa atin. Kaya mga kapatid, parangalan natin ang ating Panginoon. At sikapin natin na lagi mamuhay na may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Hebrews 12:14, without holiness, we cannot see Jesus or God face to face. Huwag natin pababain ang standard ng morality ng Panginoon. Sinasabi nila, minsan lang yun, tinanggap po na naman ng Panginoon eh. Kahit anong mangyari sa akin, basta ako, Kristiyano na. Kahit na anong pagagawin ko, basta ako, tinanggap ko na ng Panginoon. Hindi po ganun. Kailangan protektahan natin, ingatan natin yun. Kung anong ginawa at pinaghirapan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. And we can do that by living a holy life. Amen! Hallelujah! Now, pangapat, believe in Jesus but do not share the faith on Him. Ito na ang kalungkot, naniniwala sa Panginoon. Pero kung ano-ano ang sineshare. Di ba, mas sineshare pa yung mga TikTok, kung ano-ano. At minsan, nalilito na yung mga FB friends mo. Christian ba ito? Kasi pag sinabi pong lukewarm, punta din sa Christianity, alam mo yun, pag sinasabi ng mga tao sa paligid mo, Christian ba? Kinda. Di ba Christian? Parang. Parang ganun. Yung nalilito ba yung mga sa paligid mong tao na pagdating sa Facebook, minsan mag-share ka, puro quotes, yan, puro verses ng Bible. Tapos maya-maya naman, meron ka lang nakaaway, nag-post ka na naman, patama quotes. Yung mga tao. Sabi siguro mga epiprems mo, ano ba talaga, hindi ko maintindihan to, minsan Bible, minsan patama, ano ba talaga to? Gulong-gulo na yung mga tao sa paligid mo. Christian ba to o ano? Tama po ba? Iyan yung sinasabi na lukewarm. Di ba? Padating dito sa church, grabe ka. Grabe praise the Lord, praise the Lord. Di ba? Naniniwala po ba kayo that we can passionately praise God but not intimately worship Him? Kahit magtatalong ka every Sunday na, di ba? Turn it up. Pero intimately, ito yung sinasabi ng Panginoon, pinupuri niyo ako sa inyong labi, pero ang puso ninyo malayo sa akin. Pwede mangyari yan. Kumakanta ka, pero intimately, hindi ka talaga malapit sa Diyos. Tumutugtog ka, tumatalong-talong ka, always say hallelujah, praise the Lord, tapos paglabas ng church, erase the Lord ka na, o, di ba? Pwede mangyari yan. Ito yung tinutukoy na lukewarm Christians. Pagkasama yung mga Kristiyano, Kristiyano siya. Pero pag nasa labas, unbeliever, dito, hallelujah. Punan sa labas, yeah. Dahil mga hunyango ba? Yeah. Di ba, yung nalilito yung mga tao sa paligid mo. Kristiyano ba? Parang.
Saan banda? Sa likuran. Hindi malaman kung saan bandang pagiging Kristiyano niya. Kasi he does not make a stand. Bilang mga Christian, kailangan tumayo tayo sa ating pananampalataya. Sino man, saan man, Kristiyano ka. Amen! Hallelujah! At nararamdaman yun. Alam na mga tao yun. Uy, pare, may inuman tayo. Huwag, pare. Pumusama yan. Born again yan. Hindi maganda ngayon magpipray sa atin. Hindi, sama mo siya. May magpipray sa atin. Para pag nalasing na tayo, Lord, ituwid mo ang kanilang mga lakad. Pagliwanagin mo ang kanilang mga paningin. Natatawa kayo. Sabi mo, parang ikaw na naman ang topic ngayon. Okay. Panglima. Okay, matatapos na pala yung oras ko. We only turn to God when we need Him. Yan. Napag-aralan na natin ito, di ba, sa Matthew 6:32 to 33. Nasabi doon, yung mga pagano lang yun, na lumalapit sila dahil kailangan nila ng pagkain, ng tubig, ng daramtin. Pero ikaw, kung alam mo na anak ka ng Diyos, lalapit ka sa Panginoon, hindi dahil may kailangan ka lang, lalapit ka dahil tatay mo siya. It's different. Kasi pag alam mong tatay mo siya, hindi man ibigay sa'yo ngayon yung pagkain na tinihiling mo, hindi ka magtatampo. Bakit? Dahil alam mo, Father knows best. Hindi pa kayo ng panahon, anak. Ibibigay ko rin sa'yo yan sa tamang panahon. Pero magtiwala ka, ano man ang mangyari sa'yo, anak pa rin kita. Okay, kung sasummarize natin ito, medyo paikling ko na ha, kasi ano, kung sasummarize natin talaga, ano problema ng Laodicean? Lukewarm sila. Ang ibig sabihin noon, self-sufficiency sila kasi inaakala nila sarili nila, they have everything in their lives. Wala na akong mahihiling pa. Maraming tao ngayon nagsabi nila, wala na akong mahihiling na. Mayroon na akong malaking bahay, may sakin na ako, mga anak ko nakatapos na. Wala na, pa-word-a-word-a na lang ako. Ayahay na. Di ba? Kaya, ang dalawa yan, self-sufficiency and distractions of this world. Ngayon, pag sinabing self-sufficiency, mga kapatid, ano nangyari sa kanya? Kasi iba, pa ikaw naramdaman mo. Kasi ito nakalimutan ng mga Laodicean dahil akala nila meron na silang lahat eh. Kasi iba, yung nagkasakit ka na wala kang pera. Kasi kanino ka unang tatakbo? Lord, in Jesus' name, patawag si pastor, si pastora, lahat ng deacons, patawag, ilay hands. Di ba? Tatawagin mo agad, mga pastor, pag wala kang pera, pero kung may pera ka, dalhin na sa doktor, isugod sa hospital yan. Di ba? Di ba, totoo lang? At yun ang nakalimutan ng Laodicean dahil sa self-sufficiency nila, nakalimutan nila si Lord. Nakalimutan nila kung ba't sila pinagpala, kung ba't sila business, hindi dahil sa kanilang negosyo, hindi dahil sa kanilang trabaho, hindi dahil sa kanilang gold reserves, hindi dahil sa kanilang matakatalinuhan, nakalimutan nila, it's all about Jesus. Di ba ganyan din tayo, mga kapatid? Sino dito? Yung hindi pa tayo binibless ni Lord, di ba? Pagpunta lang sa church, sabik na sabik ka pa, naglalakad pa kayo ng asawa mo, naka-holding hands pa kayo. Lakad lang tayo, ha? Naalala ko lang kami ni Pastor, di ba? May dala pa kaming TV kasi nasira yung power, yung LCD no sa church. Dala namin yung ano, lagi may kahon kami. Tapos sabi ng mga kapitbahay namin, linggo-linggo, may bagong TV kayo. Hindi po. Lakad lang kami, Pastor. Di ba? Ang saya mo pa eh. Nung magkasasakyan ka na, wala na ko, saan church ka na pumupunta? Kasi may sasakyan na eh. Tama po ba? Isa kung babalikan mo, kaya naman eh. Kaya naman eh. Tama po ba? Kahit wala kang sasakyan, maglakad ka lang, masaya ka. Pero inakalimutan natin minsan eh, nung pinagpala na, at ito nangyari sa Laodicea, nakalimutan nyo. Naku, ba't kayo umasenso? Ba't kayo naging matalino? Ako lahat na nagbigay niyan, it's all about Jesus. That's why, like ko naalala si Billy Graham, pag siya binabate, Pastor, na-bless ako sa preaching mo, ang galing mo mag-preach. Lagi na sinasagot, it's all about Him. Nawa mga kapatid, wag natin kalimutan. Saan man tayo ngayon? It's all about Jesus. Amen. Ngayon, ano ang advice ni Lord sa Laodicean Church being a lukewarm church? Sabi sa verse 18, so I advise you to buy gold from me. Wow. Saan daw kilala ang Laodicea? Di ba sa gold? Ang payo ni Lord, sige ngayon, bumili ka ng ginto sa akin.
Bakit sa akin? Kasi nga ina, nakalimutan mo eh. Nakalimutan mo na na lahat ng yaman mo, hindi yan ang galing sa negosyo mo. Nakalimutan mo na lahat ng meron ka, ba't ka ngayon self-sufficient ka, dahil wealthy ka ngayon, rich ka ngayon, dahil ako. Ang gusto sabihin ng Panginoon, kaya kayo maman, ang tunay na kayamanan mo, hindi ang ginto, hindi anuman yung walls, yung mga malagandang garments, hindi yan ang tunay na kayamanan mo, ang tunay na kayamanan mo ay ako, sabi ni Lord. Amen po ba? Iba ang yaman na meron ka Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, nakalimutan niyo yun eh. Ang tunay na yaman niyo ay ako. Amen po ba? So ano pa? In-advise niya, also buy white garments from me so you will not be shamed by your nakedness. Sabi niya, di ba saan na sila kilala? Sa wool. So kaya nga, ito Revelation 3, it is just an analogy na ginamit ang Panginoon para bigyan ng advice ang Laodicean Church. Sabi niya, di ba, sa white garments, pero hindi mo alam. Bagamat magaganda, branded ang sinusuot mo, pero sa harapan ko, hubad na hubad ka na. Kaya ikaw, lagi ka nang inaatake ni Satanas. Madali ka nang atakihin kasi hindi mo na sinusuot yung righteousness ko. Kung ano yung nakita mo, kung ano pinupuntahan mo, kung saan sa kalap mo punta, kung ano nakukuha mo, iyan, naging lukewarm ka talaga. Hindi mo na alam, hubad ka na. Hindi mo na na-adapt. Nalilito ka na sa sarili mo. Kay Lord pa ba yun? O dito sa mundo, ano ba susundin ko? Diba? Ways of God o ways of the Lord? Makahubad ka na, kaya andali ka nang atakihin ng kaaway. Amen po ba? At pangatlo, ointment for your eyes so you will be able to see. Kilala sila. Diyan nagsimula ang ophthalmology. Pero tinan mo, sabi niya, bumili ka sa akin ng pampatak sa mata. Kasi particularly yung salve ba yun tinatawag, doon ang galing yan sa Laodicea. Sila ang una nakadiscover niyan, yung pampatak, yung ointment sa mata. Sabi ng Panginoon, bumili ka sa akin kasi bulag ka na. Nabulag ka na ng mga kayamanan dito sa mundo. At hindi mo na nakikita ang totoong yaman mo na doon ka na nakafocus sa abundant life. Hindi ka na nakafocus sa kaligtasan mo. Ang paraan ng kaligtasan mo, magkaroon ka ng pananampalataya sa akin at magtiwala ka lang sa akin. Amen. So, iyan ang ginamit ng Panginoon. Ngayon, ano pa sabi? So, sabi, gusto iparating ng Panginoon sa Laodicean Church, balikan mo ang source ng iyong blessing at di ang fruits ng blessings. Amen! Hallelujah! Okay lang yon na magpasalamat lagi tayo na ito tinanggap ko, ito tinanggap ko, pero tandaan natin, sa lahat ng tinanggap natin, lahat ng yan, ang pinagmulan lang, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! So, wag lagi yung nakatutok tayo sa blessings at doon sa blessor. Hindi na natin pinapansin yung blessor. Lagi na sinasabi, oh, maintindihan naman ng Panginoon. Nakakalungkot, mga kapatid. But that is one of the signs of being a lukewarm church. Lukewarm Christian. Diba? Puro na lang katutok sa blessings. Pero alam natin, minsan, ang blessing dumadating sa atin, hindi laging nasa magandang package. Yung mga adversary natin, yung mga kahirapan natin, yung mga adversity natin, yung mga kahirapan natin, yung mga pagsubok na dumating sa ating buhay, these are also blessings. Bakit? Kasi hinahanda yung ating karakter, hinahanda yung ating puso. Kasi sinasabi ni Lord, anak, mas may matindi pa akong blessing na ibibigay sa iyo eh. Gusto ko pag dumating yung matinding blessing na yan, nakahanda ang puso mo. Kasi pag di nakahanda, baka bumigay ka, masasayang yung blessing na yun. Amen po ba? God is molding us, lalo na yung ating mga karakter. Amen? So doing these things inside, okay, ito yung sinabi ko na kanina. Mga kapatid, be honest. Nababother pa ba kayo? Are you still bothered? Kapag hindi kayo naka-attend ng church, na parang, laki ng kulang sa buhay ko, hindi ako nakapag-church. Nababothered pa ba kayo pag hindi kayo nakapag-pray? Nababothered pa rin ba kayo kung hindi kayo nakapagbasa ng Bible o nakapakinig ng preaching? Nababothered pa rin ba kayo pag hindi na kayo nakapag-fellowship? Kasi kung hindi na kayo nababothered, na ito nga sinasabi ko na talagang wala lang, nakikisama ka na lang, obligasyon na lang, napipilitan ka na lang. Kapatid, unti-unti nagiging lukewarm ka na. At tandaan natin, ano sabi ng Panginoon? Hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam ka, isusuka kita. Sayang. Pupunta ka dito sa church pero hindi talaga mainit. So kung gusto ni Lord pang mainit ka, pakita mo mainit ka. Kung malamig ka, edi malamig.
Ba't kanyang ka? Lord, malamig ako eh. Oh, sige, malamig. Okay na. Iinit ka rin. Diba? Pero yung nasa gitna ka, alam mo yun, yung parang manhid na. Alam niyo ba yung numb yung pagmamanhid? Hindi yan the absence of feeling, ha? Pag sinabi palang manhid o numb, ibig sabihin sa dami na nararamdaman mo, wala ka ng pakiramdam. Sino po dito nabunggo na ng motor o nasasakyan? Huwag naman sana. Di ba pag nabunggo, yung mga nabunggo, minsan namamanhid na katawan nila dahil sa madaming sakit na nararamdaman sa buong katawan nila. So ganun pala yun. Nagiging manhid ka na. Hindi mo na alam. Namisan yung pag-attend ng church, yung pakinig ng preaching, bored ka na. Bakit? Kasi laging isip mo, pinapatamaan na naman ako. Ako na naman ang topic. Si pastora talaga, pinipersonal na ako. Tapos hindi ka kakanta. Ayoko ng kantang yan. Bakit yan? Hindi ko alam yan. Dapat yung alam ko lang. Ano? Lahat kami mag-a-adjust sa'yo. Ganon. Dapat ilaline up ng worship yung alam mo lang. Adjust kami lahat sa'yo. Diba parang, yung kasi sabi ko yung self-preference na lang eh. Kung ano na lang gusto eh. And this is the modern idolatry. We are not worshiping na, hindi na bina-worship na maraming Kristiyano ngayon ng God of the Bible, kundi God of the self-preference. Kung sino yung gusto, kung ano makibibigay ni Lord, dun sila. Pero pag walang maibigay, miska sa Christian church nangyayari yan eh. Akala ko ba, pa nag-pray ako, ay, hindi naman pala effective ang prayer ni pastor at pastora. Wala nangyari. Ayoko na dyan. Ay, hindi naman kami ang gumagawa ng himala. Sana, kaya ko nga, oh, di ba? Himala. Sana nga, kaya lang hindi kami. Ang pagtugon ng panalangin, kami instrumento lamang, kung kami nananalangin. Pero hindi ibig sabihin na, okay, dahil sina pastor na nagpray, wala. Pero marami pa nagpapray talaga sa akin na may sakit. Siguro mga dalawa na. kaya wag. Okay. Okay, now, sabi doon, ito pa yung isa, sabi ng Panginoon, advice niya, I correct and discipline everyone I love. Ito maganda sa Panginoon eh. Dahil mahal tayo ni Lord, kaya patuloy niyang ino-open ang Bible, ang salita niya, para ipalam sa atin, baka anak, nag-e-enjoy ka na sa ginagawa mo, baka hindi mo alam, lukewarm ka na. Sayang lahat ng paghihirap mo, sa lahat ng effort mo, pero kita ko yung puso mo, napipilitan ka na lang. Now, when you say indifference, I highlighted the word indifference. Ang ibig sabihin po ng indifference na yan sa Revelations 3:19 ay wala ka nang pakialam. Uy, may kailangan ng church. Ang pakikalam ko. Uy, kailangan natin mag-pray. Ano pakialam ko? Pag-pray ko mga yan, titigas ang mga mukha niyan. Kahit anong palalangin dyan, lumuhod pa ako. Walang magagawa dyan. Ako, tigas na ng mukha niyan. Yung pala, wala ka nang concern. Diba, yan na yun, yung indifference, wala ka nang pakialam. Kung nangyari sa church, kung nangyari sa kapatid mo, kung ano nangyari sa mga ano mo, sa pamilya mo, wala ka nang pakialam. You have the indifference na. Kasi manhid ka na nga. Manhid ka na. Kaya wala ka na nararamdaman. Okay, ang sabi doon, behold, ito yung sinasabi ko. Tinan nyo ha, ang konteksto ha. Sino kausap ni Lord dito? Yung Laodicean Church. At sometimes, nami-misuse natin itong verse na to, na akala nila, it talks about the unbeliever who's knocking the door. Tama po ba? Pero sa konteksto na pinag-aralan natin, ha, tinan nyo ha, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, sino na mag-open? Anyone. I will come into him and dine with him and he with me. Bakit dine? Sabi niya, ako'y pupunta sa kanya. Ang sino man ang makinig ng akin tinig at magbubukas sa pintuan, pupunta ako sa kanya at ako'y kakain na kasama niya. Now, bakit dine? Alam niyo ba sa Israel, dinner is the most important meal sa mga Israelita. The day, ah, ito ang pinaka-important. Yung breakfast, pag-breakfast sila, usually, tinapay lang yan tsaka tubig. At minsan, nagmamadali sila kasi nga pupunta pa sila sa trabaho. Pero yung lunch, medyo ano yan, may bread, may fish, yan, tsaka may tubig, o kaya may wine. Yan yung kanilang lunch. At hindi masyad. Pero pagdating sa dinner, supper,
Di ba nakita? Bago umalis ang Panginoon, nagkaroon ng Last Supper. Because supper or dinner is the most important meal sa mga Israelita. And usually, sa kanila, yung dinner, ang ibig sabihin noon, it's not time for feasting. Kasi marami talaga pag dinner sila. May fish, may bread, may egg, may milk. Parang piyesta talaga ang handaan sa kanila pag may pag dinner time. And usually, it will take 3 hours or more. Kasi nga, ang dinner sa kanila, hindi lang feasting, kundi fellowshipping. Now, anong ibig sabihin nito? Nak, naalala mo ba yung first time na nagbasa ka ng Bible, na nakipag-fellowship ka sa akin? Na parang pakiramdam mo, tayo lang dalawa yung magkausap. Sabi niya, anak, di mo ba namimiss yun? Parang tayong dalawa lang, anak, na para ikaw lang kina. Yung pagpupunta ka sa church na pag umupo ka dyan, parang bigla na lang tutuloy yung luha mo. Sasabihin mo na, Lord, ako yung kinakausap mo. Yung damang-dama mo sa puso mo, ikaw ang kinakausap ni Lord. Sabi niya, anak, dine in with me. Bumalik ka. I'm still here for you. Gusto ko makipag-fellowship uli sa'yo, pero bakit wala ka ng time para sa akin? Okay? Sabi doon, dine in. Ngayon, sabi doon, anyone. Bakit anyone? Sabi niya, anyone who hears my voice and opens the door. So sabi doon, siya yung magbubukas. Hindi si Lord ang magbubukas. Sino na magbubukas? Anyone. Bakit dito? Kasi dito sa churches, okay, sabi dito, yung kausap ng Panginoon sa chapter 2 and 3 ay mga churches. Di ba? Mga iglesia. Pero dito sa invitation, actually this is an invitation of Jesus Christ. Bakit pagdating sa invitation, individual, anyone, indefinite pronoun yan, singular yan. Ibig sabihin yan, isa lang. Kasi hindi ina-expect ni Jesus na lahat ng tao o Kristiyano ay mag-oo, mag-yes sa kanyang invitation. Pero sabi niya, yung anyone na yan, pag binuksan niya yung door ng kanyang puso, sino yung anyone na yan? Ito yung mga tao na umaamin na, Lord, lukewarm na ako. Lord, wala na yung apoy. Lord, gusto ko, ikaw lagi kasama ko. Lord, gusto ko maramdaman na kahit wala ako, marami akong problema, basta malam ko lang na nandyan yung presensya mo, masaya na ako. Lord, gusto ko lang yung ganong pakiramdam. Lord, gusto ko that every word tumatama sa puso ko. Na Lord, every time nakakanta ko yung worship, yung pagtunog pa lang ng organ o kaya pagkanta pa lang ng song leader, tutulo na agad ang luha ko kasi Lord, naramdaman kita. Na parang ikaw mismo Lord ang kinakantahan ko ngayon. Iyon yung anyone na yan. Buksan mo yung puso mo, Lord. Umamin ka, Lord, ako yan. Ako yung Laodicean church na yan. Nawala na, Lord. Na unti-unti na nawawala yung pag-ibig, yung apoy ko para sa'yo. Pupunta na lang ako sa church dahil niyaya ako ni pastor, ni pastora, ng kaibigan ko, ni kumari, ni kumpare. Pupunta na lang ako sa church kasi, Lord, pag hindi ako pumunta, hindi ako bibigyan ng allowance ni mama. Lord, gusto ko muli na maranasan yung fire na yan. Na kung papalakpak ako dahil totoong na-bless ako sa salita mo, Panginoon. Na Lord, kahit hindi sabihin ng song leader na pumalakpak ka, papalakpak ako, Lord, kasi napakabuti mo sa buhay ko. Yan yung anyone na yan. Nagbubukas ng puso, lumalapit sa Panginoon at umaamin, Lord, ibalik mo naman yung apoy. Lord, patawarin mo po ako. Kung na-focus ako sa pagkakaroon ng abundant life at hindi na ako nakafocus doon sa eternal life. Lord, na lagi na ako may mga excuses. That even your grace, lagi ko sinasamantala yung grasya, yung biyaya mo. Kapatid, ang tanong, ikaw ba yung anyone na yan? Kung ikaw yung anyone na yan, why don't you stand at your feet? Yan yung anyone na sinasabi doon sa Luke, sa Revelation 3:20. And together, and we worship the Lord. Huwag mo tingnan yung katabi mo, ikaw. Na alam mo na nandito ang Panginoon.
Nararamdaman mo na ikaw ang kinakausap ngayon ng Panginoon. Sabi niya, dine in with me. Makipag-fellowship. Na, nasasabik na ako makipag-fellowship uli sa iyo. And I know everybody is missing that fellowship from the Lord. Amen? At ngayong umaga, why don't we open our hearts today with the Lord? Let us worship Him. And make this song a prayer to our God. Come on, let us worship. Just open the doors of your heart, kapatid. God knows everything. Ang kalalagayan ng ating mga puso. You can raise your hands as a gesture. That Lord, ako yun. Ako yun, Lord. Ako yun. I am the Laodicean Church. Tayo may tatago sa Panginoon. Kung ayaw natin na isuka o iluwa ng Panginoon, ngayon pa lang, gawin na natin na nararapat sa harapan ng Diyos. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingin sa iyo. God is so good. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Minsan pa, lahat ng anyone, sige ita sa atin ang kamay. Pagsamba sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinigin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Yes, O God. Ikaw sobra kami nagpapasalamat. Dahil ipinakita mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita kung anong kalalagayan ng aming mga puso. At isang bagay lang yun, Panginoon, na katulad na sinabi mo, Lord, ang lahat ng minamahal mo ay dinidisiplina mo. Salamat, Panginoon. Tinuturing mo kaming anak. At ayaw mo, Lord, na mapalayo ang isang man sa amin. Ang gusto mo, Lord, makasama mo kami doon sa buhay na walang hanggan. And Lord,
sa aming pag-aaral, nakita po namin, Lord, ang aming kalalagayan. At Lord, inaamin ko, I am. Ako yung anyone na yun, Lord. Na unti-unti, Lord, nawawala na yung apoy, Panginoon, na naagaw na ng mga makamundong, mga mundong gawain. Yung aking kinasasabi ka na ngayon noon, yung pinapahalagahan ko noon, nawawala na ngayon, Lord. Hindi na ikaw ang number one. Kaya, Lord, ang buhay ko patuloy na gumugulo. Kasi, Lord, nagiging number two, number three ka na lang sa aming buhay. Hindi na ikaw ang priority. At, Lord, salamat for reminding us today na, Lord, lahat ng meron kami galing sa'yo. At ikaw, Lord, ang tunay naming kayamanan. Ang lahat, you are the one that will complete us, O Lord. And you are the one that can satisfy us. Dahil hindi kayang gawin nyo ng mga bagay dito sa mundo. Pero ikaw, Lord, kaya mong gawin dahil walang imposible sa iyo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo sa bawat sa amin. At sa umagang ito, Lord, alam mo yun, Lord, kung ang mga anak mo, ang kalalagayan namin, at sa paghingi namin ng tawad sa iyo, Panginoon. Lord, we want to dine in with you once more. Gusto namin, Lord, minsan pa makapag-fellowship kami sa iyo, Panginoon. That every time, Lord, na kami magbabasa ng Bible, ramdam namin na kami kinakausap mo. Ramdam namin, Lord, pag kami nalulungkot, iyapos mo kami, Lord, iyakap mo kami. Na wala kaming takot dahil alam namin merong Diyos sa mga pangyarihan na laging nasa aming tabi. At ano man ang mangyari, hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito na niloob mo, Lord, na makarating ang aking mga kapatid. Salamat po, Panginoon. Babaunin namin ang salita mong ito. Hindi lang namin papakinggan, kundi patuloy namin isasagawa. Ang patuloy kami, Lord, to live in your righteousness. To live, O Lord, a holy life. Dahil, Lord, ito ang aming paraan para pasalamatan ka sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Sa iyo lahat ng papurit parangal sa pangalan ni Jesus. God bless us all, mga kapatid.